Good day, Pakpakeros! It's the Doc and welcome to my vlog. So today, pag-usapan natin ang aking business journey. So marami nagtatanong kung paano ba nangyari kabilis yung Doc Wings, kung ano ba ang sikreto ko, kung ano ba ang ginawa ko. Wow naman! Wow! Wow! So para sa vlog na to, bigyan natin siya ng magandang title. From Zero to CEO or taga-oo. Then, joke lang. Disclaimer lang po, hindi po ako nagyayabang, hindi po ako mayaman, hindi po ako maraming sasakyan or marami ng bahay. Hindi pa rin po ako successful, pero magkikita tayo doon. So, gusto ko lang i-share at ma-inspire yung mga viewers natin kung paano ko ba ginawa. So, yun guys, disclaimer po. Ulitin ko, wala pong magyayabang. Gusto ko lang ma-share. So, yun, nagsimula na ako ng, bigyan natin ng umpisa. Paano ko ba ginawa? No? Nung bata ako, alam ko ginawa nyo rin to eh. Yung tipong gumagawa ka ng paraan para magkaroon ka ng pera. Dati ginagawa ko, nagluluto ako ng pastillas. Tapos bibenta ko ng dos. Pero bandang huli, ako rin yung marami nakakain. Tapos, hindi naman ako tipong negosyante. Siguro I learned from my parents, no, na talagang business ang naging pamumuhay. So yung mother ko nagkaroon kami ng maliit na bigasan, retailer ng bigas. Tapos meron kami sari-sari store, so doon ako malakas kumupit dati. Pambili ng MBL cards, gagamba. So ayun, doon ako namulat, guys, sa pagiging negosyante. So, surname ko is Bondoc. So, siguro may hint na kayo bakit tinawag na Doc Wings. Hindi po ako doktor. Hindi rin po ako doktor ng mga aso. So, Doc Wings yan kasi ang surname namin is Bondoc. So, yun, nakapag-aral ako ng college. At least, HRM specialized in cruise line sa Lyceum of the Philippines University. So, shoutout sa mga taga-Lycean, mga pirata. Tapos, nagkaroon ako ng journey kasi gustong-gusto kong malibot yung iba't ibang lugar dati. Talagang pangarap kong makapunta sa iba't ibang lugar. Not only here in the Philippines, pero outside country. Will you please repeat it? Nag-first job ko sa Hyatt. Tapos, nakapag-chance na mag-Dubai, naging waiter, naging bartender. Tapos nakapag-chance na maging barko. So hindi rin naman madali kagad yung journey na talagang from the start. Naging trabahante rin ako. Katulad ng kayo, ng iba. No? So suddenly, ngayon nakilala ko yung misis ko at nagpakasal kami. Aww. Tapos, habang nasa barko ako, newlyweds kami, no? Yung huli kong sampa, natanggal ako sa trabaho. Yun, ang totoo. Kasi, ang storya nun is sinusunod na yung standard ng company pero may nakabangga kang malaking tao. At the end, sila yung papaboran. So, napauwi ako. Yung nakakalungkot, napauwi ako. Pero pagdating ko rito, nag-isip ka agad ako kung paano ba ako makakabalik or magsimula ng negosyo. Kinasaluduhan kita. Hey! So, yun, nag-try akong bumalik. Pero, suddenly, sumugal ako. Nag-risk ako, guys. Hindi ako, sumugal talaga ako. So, syempre, with the help of my wife and my family, nakasurvive kami. One time, may nag-iya sa kanya, friend niya, na tara, kain tayo ng Andy Wings. Andy Wings, no? Hindi natin alam kung ano yung Andy Wings. Kasi
galing ako sa abroad, so hindi ko alam yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Sumama lang kami, tara. Tapos nakakita ko isang beses, hindi ko na sasabihin yung alam wings na nakainan namin. Pero pagpunta ko ron ng daming tao. Tapos puro wings pala, tapos different flavors. Ah, sabi ko, kaya ko to. Kaya kong gumawa ng ganito. Sa tundo. So yun. Nung nabuo yung tundo, talagang nag-risk. Wala kaming puhunan, wala kaming kapital. Talagang yung mga lamesa ko galing lang sa binura out ng mga palutsina. Ginawa namin lamesa, upuan. So shoutout nga pala sa mga Go family na mga tumulong sa akin. Yung burner ko galing lang din sa nanay niya na dating catering. As in, sumugal talaga. Tapos ako yung cook, si Mrs. yung waiter at si cashier. Tapos meron lang akong isang staff. So yun, hindi naman kagad ano eh. Boom! Alam mo yung parang malakas kagad. Hindi. Siguro it takes to 2 to 3 months. Ang unang-una talaga kakain sa'yo, mga friends mo. Hindi yung mga stranger. Pero hindi naman lagi. So yun, unti-unti, nagkaroon ng yung first 2 months, patay mismo. Alam mo yun, pag mga bandang 3 or 4, nagpupusoy pa kami ng staff ko. Kasi walang tao. Tapos, dumating din yung time na gusto ko nang sumuko. Sabi ko, parang imposible. Pero, yun, suddenly, nag-positive feel thinker lang ako with the help of my wife. Sabi niya na, sige, tuloy natin. Tapos yun, angas nun, nabuhumbahan ako. Tapos yun, sabi ko, sige, tuloy natin. Suddenly, meron isang estudyante, hindi ko makakalimutan yung batang to, na nag-post sa amin. Tsaka, nag-viral sa tondo. Tapos yun na yung simula. That time, buntis yung asawa ko. So, imagine, buntis yung asawa ko nung nagka-cashier siya. Kaka-cashier siya at saka nagwe-waiter. Waitress, sorry. So, yun. Suddenly, meron isang estudyante, high school student, no? Hindi ko na may mention yung pangalan. Siya yung isa sa mga dahilan kung bakit ako nag-viral sa tondo. Ang tables ko lang sa tondo yata, mga 3 to 4 tables lang. Maliit lang. Tapos sabi ko, merong nag-viral siya. At the same time, merong isang ulit na couple na kumain sa akin na nag-post through my page about sa dog wings, sa details, kung saan makikita, at masarap, mura. That time is 199 pa lang per head ko. Tapos, ang flavors ko lang nun is 8 flavors, no? So, yun. Noong nangyari yun, nag-viral kami. Ang ganda, bilis. Dumami tao, araw-araw, lagi na ano. Pero dumating din yung pinaka-worst struggle namin. Na nanganak si Mrs. ng premature, 7 months, yun si Sanji. So dumating si Sanji sa amin, is like parang ganto lang kalit, kala mo daga. As in. Pero nung dumating siya, parang mabigat, no? Na-incubator siya ng for almost 1 month. Pero malakas na yung dog wings noon, parang tinake. As a, hindi ko siya tinake na negative eh. Parang siya yung naging bless sa akin na lalo lumakas yung dog wings. That time, nagkaroon pa ako ng problema sa inuupahan ko. Kaya ako napaalis dun sa, ayoko na sabihin yung reason, napaalis dun sa inuupahan ko. So ngayon, dun ko binuo yung dog wings tondo. Sumugal ako kahit hindi pa ako ganun kalakas. Sabi ko, parang kailangan ko siyang iris, no? So yun, pagkatapos nun, nabuo ko ngayon Doc Winston do. Nakalabas na yung asawa ko, nakalabas na rin yung anak ko, at tuloy-tuloy na ang swerte. Malakas, as in, sobrang daming tao kumakain, estudyante, lahat bakla, tomboy, lahat ang gender nandun. So nagkaroon tayo ng tropa. Tapos, that time, nilabang ko kagad ng second branch. So, nung una kong Doc Wings, yung maliit, wala akong team. Tapos doon ko naisip yung team ng One Piece. Kasi, I'm a great fan ng One Piece, no? Shoutout kay Ichiro Oda. Mamatay na sila lahat na anime, wag lang One Piece. Hindi, joke lang yan.
So, One Piece fan tayo. So, doon ko naisip yung team ng One Piece. So, tinatawag ko yung Tondo is yung Sanji arc. Kasi, yung my son, you know, pangalan niya is Sanji. Tapos, after 7 to 8 months, sinugal lang kong gumawa ng Doc Wings Kalookan. Yun na yung si Luffy arc. No? So, sunod-sunod yung Guenas. Pero, hindi rin madali eh. Hindi lang kagad yung parang tuloy-tuloy eh. May mga struggle din pero medyo buo na kami. Buo na ako, buo na yung family ko. Matibay na kami. So, marami talaga pinagdadaanan. Hindi lang iniisip, uy, successful to. Kasi, hindi nila alam yung pinagdaanan namin. Tapos, that time, after ng Kalookan, naisip ko na mag-third branch. Pero pumasok nga yung pandemic. So, lahat naman tayo, apektado ng pandemic. So, after ng ilang months, nabuo yung Doc Wings Kalookan. After nun, we're blessed na nakakuha kami ng bahay. Tsaka, still, nasa good stage kami kahit pumasok yung pandemic. Unlike the others, no? So, lahat tayo may pinagdaanan. Tapos dun, nagkaroon kami ng time para pag-aralan yung franchise. So, nung nabuo namin, hindi ko naman na-expect na marami kagad ang mag-avail, marami kagad mag-i-inquire. Kasi parang inisip namin parang preparation for 2021. So yun, doon na nabuo si Doc Wings Del Monte, no? Mihawk Arc, para kay Red Sweet Potato, na is a good friend of mine. So, doon na namin napag-usapan na mag-branch na ng Doc Wings. Tapos nabuo na rin si Doc Wings Del Monte. Sorry, Doc Wings Del Monte. Ngayon, si buo na rin si Doc Wings Malabon, Nami Arc. Tapos this coming November first week, mabubuo na rin si Doc Wings Valenzuela. Tapos susunod na si Doc Wings Sampaloc. Ano ba ang sikreto namin? So marami pa kaming, bago ko sabihin yun, no, marami pa kaming upcoming branches like yun, Doc Wings Del Monte, Doc Wings Malabon, Doc Wings Valenzuela, Doc Wings Sampaloc, tas meron pang isa, 5. So total of 7 yung magiging branches ng Doc Wings this year. Oh my God! Wow! So yun, maraming katanong kung ano bang ginawa ko, ano bang sikreto ko. Siguro unang-una sa taas yung pananampalataya mo, pananalig mo. Mukha lang akong demonyo pero pala kausap tayo sa kanya. So, ano pa ang sikreto? Siguro yung para sa akin yung positive lang. Sinasabi nila yung law of attraction pero hindi ko pa nabase, pero parang ganun din siya. Na parang i-claim mo na ganito, nalalakas to, magiging successful to. Yun ang naging ano. Saka medyo risk taker. So simple lang naman ang pagninegosyo eh. Mag-i-risk ka, pag naging okay, successful. Ngayon, pag hindi naman, you learn. Alam mo na yung gagawin sa susunod. Guys, sinasabi nila bakit ba ako nag-franchise. Siguro para ma-share ko yung I'm very confident on my Doc Wings, may recipe, may chicken, service, at para rin maging successful or successful yung restaurant nila, like me. So, kaya ako nag-franchise. So, isa na rin yung para kumala tayo at medyo sa mga nanonood sa atin, may mas malalapit na mga restaurant sa inyo. So, abangan nyo. Sana, maraming nag-request sa akin sa South eh. So, ano pa yung sikreto na sinasabi ko? Siguro, yung mga problema, darating yan eh. So, yung paano mo na lang siya i-handle. No? So, pinaka number one talaga is sa taas. Tapos, ano ba current situation ngayon ng Doc Wings? Yun, sinabi ko nga na may mga branches na nabuo namin. Sana soon, next year, magbukas na rin tayo sa South. Iba't ibang branches sa South. Tapos, ano ba yung goals na
ina gustong marating ng Dokoing. Siyempre yung maging number one chicken wings in the Philippines. Ano ba pwede kong mga may advice sa mga gustong magnegosyo? Ako, ang advice ko is you need to learn to risk kahit papano. Tsaka yun nga, na pag nag-risk ka, kung tama yung sinasabi nila, hindi tinuro sa school natin kung paano magnegosyo. Ang tinuro nila kung paano ka magkakaroon ng profession at magandang trabaho. Guys, yung kumbaga mga magandang maipapayo ko sa inyo, una yung mag-risk kayo. Kung matalo ka man, you learn. So try lang na lang try. Tsaka habang bata pa kayo, guys, mga nanonood sa akin, no, magnegosyo na kayo. Di baling bata pa kayo, fresh graduate, magkaroon kayo ng ano. Hindi lang ako yung mga kwentong successful. Nakakatulong din yung manonood kayo ng mga inspirational story ng mga successful businessman. Ako madalas akong manood niyan. Tapos, yun, think positive lang. Tsaka, huwag kang, meron kasing, minsan may panagbukas ka negosyo, nagkakaroon ka ng doubt eh. Yun yung mga number one na iniiwasan natin. Tapos, surround yourself ng, ano, ng mga positive na tao, mag-i-inspire sa'yo. Kasi, sabi ko nga sa inyo na parang, like me, no, na nagkaroon ako ng, nakabili ako ng motor, alam niyo naman yan, mabilis lang sa akin. Pero it's my dream bike. Hindi nga ako nagkaroon ng scooter eh. Kasi ito na kagad ang gusto kong bilhin. So, yun na kagad yung target ko na bilhin. Para, wala na akong hanapin pang iba, no? Baka nga maghahad pa ako eh, no? Nang mas matataas pa. Sana magkaroon tayo ng MD Agusta, Ducati. So, di yun imposible, no? Unang-una is tumulong kayo sa mga taong nakapaligid sa inyo. Kahit simpleng bagay. Siguro kung di man pera, motivating, tapos surround yourself with positive people. Yung pa, guys, pag time na dumating na kayo, sabi nga nila, merong mga sayings kataga na bilog ang mundo. Na minsan nasa taas ka, minsan nasa ibaba ka. Pero para sa akin, pag nasa taas ka na, nasa sayo kung gusto pang bumaba. Tsaka yung sinasabi nila na a good business, sinasabi nila, it's not only for money. Kumbaga, hindi puro pera ang pagninegosyo. Kailangan may puso din. Anep. So, yun. May malasakit kayo sa ibang tao. Siguro, isa rin sa mga sikreto ko yun na mabait ako masyado. Kumbaga, huwag yung intindihin yung pera. Hindi kailangan ninyo. Kumbaga, babalik din sa yan na mas malaki pa. So, yun ang ganun ang paniniwala ko, guys. So, yun lang. Disclaimer, hindi ko po sinasabi na hindi ko po pinagyayaba kung ano yung narating ko. Hindi ko po sinasabing mayaman ako. Gusto ko lang makatulong or magbigay inspirasyon sa mga katulad ko na nagsimula sa ilalim na pwede rin mangyari sa inyo to. So, unang-una syempre gustong-gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, mga tropa, kaibigan, lalo na sa sumusuporta sa Doc Wings. Salamat sa mga, mula nung umpisa, kilala nyo na kayo kung sino kayo nung maliliit pa yung restaurant namin. So, maraming salamat at sa patuloy na naniniwala sa Doc Wings. Tsaka, yun guys, sana nakatulong yung maiksing video content na to para ma-inspire kayo. Or if ever na meron kayong mga question na pwede kong maitulong or ano, mag-comment lang kayo below. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-like and subscribe na rin kayo. Basta feel free to comment. I will try na lahat kayo masagutan kung ano yung mga question nyo, kung paano ko ba ginawa. Yun yan, kung paano ba lumaki agad ng Doc Wings ng ganong kabilis. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood. Tandaan nyo po, kaya tinawag na Doc Wings is Bondok and Wings. Fly high!
So, lagi niyo po tatandaan. Babaan niyo po ako.